It's really my joy to share to you yung aming project, which was really funded by the Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research. We entitled this presentation, Influencing Farmers to Adapt Organic Seed Production of Lowland Vegetables and Field Legumes in the Philippines. Okay, so bigyan ko lang po tayo ng konting introduction kasi minsan we go into organic agriculture. But very few really understand why we really need to go to organic agriculture. So according to Index Mundi, the value for agricultural land in the Philippines was 123,950 as of 2012. And gusto ko pong maunawaan natin na before, ang atin pong interaction, 20th century, ang interaction po ng ating environment and environment, population and agriculture closely talaga interrelated. 20th century, sino po kaya ang naka-experience ng masagana 99 dito? Ayan, so very honest naman si Sir, I will give him seeds na po. Ayan, kasi sabi niya naka-experience siya, no? Okay, so what happened po with the 20th century? Ito yung time na yung focus natin is more on the yield. We need to put a lot of fertilizer, pesticide, in order for us to have higher yield. So yun ano po, bakit kaya natin kailangan na magkaroon ng higher yield? So, alam niyo po, yung demand natin for ecosystem is very high. Why? Because, ito po yun, tandaan natin, nung 1950, from 2.5 billion in 1950 to 5.5 billion in 1993. Ito po yung world population natin. Now to 6 billion and it may reach 11 billion by 2045 and 14 billion by 2100. So, our population po talaga is increasing. And in the Philippines, it is ballooning. The population is increasing. The land is... ano po? Smaller and decreasing. So, si Mami, bibigyan natin kasi siya yung narinig kong malakas ang boses. Okay po. So, dahil po doon, kailangan po natin talaga ang mas mataas na yield natin. Pero may problema po tayo doon. Kasi dahil nga po sa ating paglalagay ng sobrang fertilizer, pesticide, di ko po sinasabing hindi tayo maglagay. Kasi po naman, siya po ay based sa... standards din po ng Fertilizer and Pesticide Authority. Nag-pass po sila ng mga efficacy trial. Kaya nga lang po yung ecosystem natin dahil sa patuloy at sobra po natin pagpe-fertilize, pagpe-pesticide, kinakailangan natin yung higher doses. So, ang nangyari po ngayon, 21st century, I have a good news kasi tayo po ay nagre-focused. From quantity-driven agricultural system, we are now into quality-driven agricultural system. Meaning, may concern po tayo. May konsensya po ang ating pag-farm, ano po. So, napakarami po natin, meron na rin po tayo ng Food Safety Act. So, nung nag-refocus po tayo, ang Bureau of Plant Industry aimed at strengthening the organic seed production. Bakit po mahalaga yung organic natin? Because of the putting so many fertilizers, alam naman po natin na nagkakos sila ng greenhouse gases. Sila po una po doon is the nitrous oxide. Nakuha po natin siya sa paglagay ng nitrogen. Then we also have the carbon dioxide and the methane. So kailangan na po natin siyang, hindi na po kasi natin maibabalik yung climate change into, kung may lagnat ang bata, painumin ng tempra, biogestic. Pero ito pong global warming, hindi na po natin siya maibabalik yung pagtaas ng temperature. But we can make it a little bit stable or ma-reduce natin po yung increasing rate ng pagtaas ng temperature. Naku, 1 hour lang po ako. Pasensya na po. Marami po kasi akong gusto sabihin. Ano po. So, ito po yun. Alam ko, sino na po ba dito ang nag-organic? Yan. So, yan. So, priority po kayo mamaya for the organic seeds. So, alam ko niyo po naman natin na nasa formative years pa rin, although napakarami na rin pong mga development in the field of organic agriculture. Alam din natin po yung Organic Act 2010, ano po yung 10068. And then, ang Bureau of Plant Industry po,
through the fund given to us by DA Bar, kami po ay nagkaroon ng project on the development of organic seed production system of lowland vegetables and field legumes at BPI, LBNCRDC. Yung hindi po nakakapunta pa sa aming opisina, 65 kilometers away from Manila at the food po ng Mount Makiling. Ano po, meron po tayo doon for promotion. Meron po tayo doong science and technology convergence, the first government agency into tourism. Ano po, you can visit us anytime. So ito po yung ating mga objectives sa project na to. Ano ba yung ating purpose? Number one is to evaluate. Ito bang mga crops na to? Ano pa mga varieties na to ang pwede talaga into organic production? And of course, makapag-produce po tayo ng organic seeds of the National Seed Industry Council approved varieties. Meron na po kasi tayong mga approved varieties ng government. Yun po ay nag-pass through the National Seed Industry Council. Mga open pollinated varieties wherein we can make use of that na hindi po ma-deteriorate yung kanyang yield. So you can plant that even 5 or 6 years. Ang yield po niya, hindi po siya magbabago. Ito po yung mga seeds na ating i-distribute later. And another po objective natin, ang office po ay makasecure ng organic certification from the Organic Certification Center of the Philippines. And of course, hindi po ito namin stuck lang sa amin. We would like to disseminate this. And I'm very happy po this afternoon talaga kasi po we are conducting a lot of trainings and seminar around Calabar Zone, Mimaropa, and Bicol Region. That's why I'm very happy na meron po tayo ngayong hapon na to. So, ano po yung ginawa natin? I just would like to kwento po sa inyo anong nangyari. Ano po? So ito rin po yung isa nating ginawa. Nagkaroon po tayo ng partnership with organic stakeholders. Later po, makita natin siya. And then, opo, of course, nagkaroon na po tayo nitong promotion through trainings na kinakandak po natin and distribution po ng ating mga seeds. So ano po ba talaga ang problems in implementing the organic agriculture? Bukod po doon sa kakulangan natin ng research, but we are very thankful to DA Bar kasi they are really funding our mga researches, particular din po sa organic. Yung pong need natin ng guidelines and training, number one po ng problem natin is yung availability talaga ng certified organic seeds. So yun po yung in-address natin. Para po talagang magkaroon naman po tayo ng magandang organic system. So, how do we address that problem of the, we are not saying na wala, but limited organic seeds. Number one po, we got certified. Yun po yung una-una naming in-name na magkaroon po kami ng certified organic seal. So, ng 2013, nag-apply po kami and una po namin ginawa, kami po mismo, kasama po ng mga kasama ko sa project, we attended the Philippine National Standard PNS 100 seminar para mas maintindihan din namin, mas mai-apply po natin yon dun sa aming puput up na organic certified area. And then, ng 2015, nagkaroon na po tayo ng Zeal of Excellence and Integrity, meaning nagkaroon na po ng certification ang 4 hectares po sa office na meron po tayo ngayon na nagkakaroon po tayo ng production ng organic seeds. So ito po yun, mga nabanggit ko, ano po, nag-attend kami ng seminar sa office po kasi kami po rin doon ay gumagamit ng conventional. So we selected a area with a minimum of 2 years not utilized for conventional. And nag-submit po kami ng tinatawag na organic management plan. So ito po yung organic management plan. Submit po kami doon what is about BPI, yung conversion plan, yung crop rotation scheme, farm description, history ng pag-establish ng area. Of course, ni-require din po kami for mga lab analysis. And then may mga map din po siya, organizational chart. Sasabihin niyo, andan pala. Parang kaya ko ba? Kayang-kaya po ninyo 'yan. Kasi po, kailangan lang po natin mag-umpisa. Okay? So, after po nun, anong ginawa natin? Activity number one, establishment ng organic production area.
So we identified the 4 hectare for organic seed production. We started with some of the crops, vegetables and field legumes, pulsitaw, cowpea, mung beans. So mamaya may mga seeds po tayo dito, ano ho? Oy, eggplant, okra, bitter gourd, sponge gourd, and battle gourd. So ito po yung aming organic seed production site of the center. Mayroon ba itong pointer? Ayun. Okay. So kung mapapansin niyo po yung red, meron po tayo kasi nilagay na importante po yung buffer zone. Kasi maaaring sasabihin niyo, eh paano yung kung katabi kong farm, hindi naman siya nag-organic. So meron po tayong mga national standards na kailangan nating sundin. 5 to 10 ano po na ating buffer. Ito po. Ayan. So, meron po tayong mga, katulad po sa amin, dahil marami naman po itong ating mga malunggay, they can also serve as the buffer. And then, naglagay din po kami ng, ito po. Okay, basta yun po ano, ito po. Meron din po tayo mga drainage, importante po yun. Kasi yung source of water sa organic, mahalaga din po yun. So, dun po sa mga crops natin, siyempre, nagkaroon po tayo ng mga direct seed planting. Katulad po yan ng ating mga pulsitaw. Yan po. Of course, alam po naman nating lahat na kung mga small seeded, kinakailangan po muna natin silang iso. Ano po. And then, of course, pinakita ko po lang yung mga activities para I hope may mga nakikita na po naman tayo dito. Pero for the sake of those who are residing here in Manila, so ito po yung seed covering natin. Bukod po doon sa open field, we also have greenhouses na tinaniman din po natin. So, meron po tayo yung mga small tractor. Of course, we have the mga four-wheel drive po natin na tractor. And then, ito naman po ay mahalaga rin nating maintindihan. Yun pong pag-soso natin ng ating mga seeds. So, ginamitan po natin siya, of course, po ng ating mga seed boxes po natin. So, ito po yung sa mga seeds natin na kinakailang iso, sinoso po siya at saka po nagpiprick tayo, inaalis po natin yung excess na seedlings. Ito po siya. And then of course, we regularly water them. Yung pong iba natin mga crops, as I have said, pinatuloy po natin ang cultivation niya inside po the greenhouse. Like tomato, cucumber, meron din po tayo sa open field, meron po tayo sa greenhouses. So, for the maintenance of seedlings, tandaan lang po natin, i-water natin yung seedlings with a mist nozzle of water 2 times a day. Pero syempre po, tignan din po naman natin, baka po medyo cloudy, hindi naman natin kailangan gawin 2 times, ano po. So, ito pong pagpa-farm talaga ay nangangailangan ng attention. Okay? And then we can also spray with the tropical herbal nutrient and then the fermented plant juice to seedlings once or twice a week, 20 milliliters per liter. And then, kadalasan po itong mga seedlings na to ay hindi natin basta dinediretso agad. Ina-out din po natin sila at daytime, 3 days, ano po, para ma-harden yung mga roots po nila. Mamaya po, wag lalampun tatayo. Hindi ko alam kung paano makikita ng nasa likod. Ide-demo po natin kung paano po yung paggawa nitong mga fermented plant juice. Papakita rin po natin ano yung mga crops na ginagamit para at least kung meron po kayo, hindi na po ninyo kailangan bumili o lumayo, you can make it your own. And then, yun nga po, nagtatransport tayo ng seedlings sa field when the seedlings gain at least 3 leaves. Or ito po, madalas ay 3 weeks from germination. Para po meron tayong idea, pag nagsubako ng seeds, kasi ang kadalasan po sa experience namin sa BPI, ang tanong na po nila ngayon, may available ba kayong seedlings? Yung iba po kasi ayaw na po ng seeds, kasi nga po minsan, ay hindi tumubo, or ano. So, hayaan nyo po, way forward po natin yon na seedlings po. Ang kayo po ba, ganun din po ang desire nyo? Seedlings or sino po sa atin? Sino po ang may gusto seedlings na rin po ang amin?
Ayan, sige po. So, at least marami pala rin dito. Ano po? Sige, yun po kasi gagawin nating way forward din po natin. And by the way, the Bureau of Plant Industry po is mandated to produce quality seeds. Mahalaga po yun, ang ginagamit natin ay quality seeds. So, ito po yung ating sa mga open na crops natin at tinaniman natin po sila ng tomato. Ito po yung mga tomato natin. Tulad na banggit ko po, meron po kasi kaming breeder ng tomato na nakapa-approve din po sa NSIC. So, ginagamit po natin yung mga open pollinated. So, ano po naman ang nutrient management technique? Kasi sasabihin nyo, okay, basta zero pala yan, ang synthetic fertilizer, synthetic pesticides. So, paano yung gagawin natin? So, ito po yung ilan sa mga organic fertilizer and concoctions na ginamit namin. Vermicompost. Aware po ba tayo sa vermicompost? Ayan, very good. Ano po, meron din po kami noon sa office na vermiculture. So, mataas po kasi ang aming demand for vermicompost. So, we can apply actually 0.5 kilogram per square meter to 1 kilogram per square meter. Pero kung inyo naman pong area ay talagang unutilized, you can start at 0.25 kilograms per meter. Basal application po siya, ibig sabihin, pagtanim po natin, and of course, sinaside dress din po siya before flowering. So, tulad ng sabi ko po, nangailangan ng tender, love, and care ang mga plants. So, tignan natin, baka naman pala nag-flower na, naglalagay pa. Minsan, ganun po kasi may mga experiences kami din sa ating mga pumupunta sa office. Nalagay naman ako ng lagay, kasi kailangan din po, tamang stage ang paglagay din po natin. Although dito naman po, actually, wala pong the more okay lang siya. Hindi siya yung sabihin natin na bawal ba yung, yeah, walang overdose. Sabi ng aking pong kaklase, ito kinabahan kanina, nakita ko agad siya. Kaklase ko po ito, dinayo daw niya kasi mag-speak ako. Sabi ko, huwag ka magtanong ha. Text mo na lang ako. Okay. Pwede magtanong. Okay. So, yung pong fermented plant juice. So, ang atin pong ginagamit dyan, ang mga kakawate natin, plus molasses, plus water. Ipapakita ko po mamaya sa picture natin, ang gagawain din po naman dito. So, ito po yung mga dosage and frequency of application. We also have some IEC materials, para hindi ko na po masyadong sa-isahin. Bibigyan din po namin, may dala ba yan? May dala din po kami, para pag-uwi naman ninyo, nalimutan nyo yung sinabi ko, nakita nyo, ID, menu pong ma-refer nyo po doon. Kinumpleto na po namin seeds and IEC materials. Masaya po ba tayo doon? Ayan, very good. So, we thank also again DA Bar for this project. Okay, so, yun po naman tropical herbal nutrient natin. Yun po yung ginger, plus luyang dilaw, plus molasses, plus lambanog. Ayan, ang lambanog po ay hindi lang iniinom. Ayan, ginagamit po natin siya na THN, tropical herbal nutrient. So, ito po yung dosage or frequency, 50 to 100 ml. Si Ben po mamaya will explain further about this. And then, meron din po yung vermicompost. Pwede po natin siya kasi hindi lang i-apply ng yung compost. Pwede po natin siyang i-extract. Paano siya gagawin? Kung meron po tayong 20 kilograms ng vermicompost, isosok lang po natin siya sa 200 liter of water. So, yung madaling tandaan, 20-200. And then, 2 to 3 days once a week. So, yung pong extract nun, pwede rin po natin siyang gamitin as nutrient ng ating sa organic crops natin. And then, yun pong goat manure extract. Pwede po rin tayong kumuha naman ng 10 kilograms. Although dito sa Manila, edi medyo baka X na po yan sa inyo. O kung kayo nasa province, pwede ano po, 10 kilograms goat manure soak in 200 liter of water for 2 to 3 days. Hindi po ibig sabihin ng X sa Manila, hindi pwedeng gamitin. Siyempre, limited po yung ating supply. But you can make use of that kung meron po kayong source. So, ito po yung sa vermicompost natin, kung paano natin siya, inilalagay po natin siya. Ito, tulad po ng sinabi ko, yung basal at saka sinaside dress din po natin siya before flowering. Doon naman po sa ating fermented plant juice, ito po yung method of preparation. Isa na rin po natin.
So, kasi ito po yung madalas na ginagamit. Gagamitin natin. Mag-chop tayo ng fresh kakawate leaves. Magdagdag po tayo ng 2 kilograms na sugar. Kung may molasses, although mahirap po dito, sugar na lang po. And 1 liter of water for every 4 kilograms ng kakawate leaves natin. Place mixture in a jar. So, kung wala naman jar, you can make use of any container natin. Ano po? And then cover and seal. After 2 weeks, i-extract nyo po yung juice from mixture. Pwede ninyong store yung ate. Ito, meron po kami dito na ginamitan niya. Ano po? Ayan. So, ito, wag po nyo itong iinumin. Ano po? Ito po ay fermented plant juice. Ang ginamit po rito ay banana naman. So, brown. Okay. Oh, yeah. Brown siya. Okay. So, ito pong aming ginawa, meron po tayong mga ilan na minodify po dito. Pero, ito po, shinare po natin sa inyo. So, how to prepare po yun? Ito po siya, tulad ng sinabi ko, mag-gather tayo ng 4 kilograms fresh kakawate leaves. Kung namasyal kayo, nakakita kayong kakawate leaves, get that. Chop siya, add molasses, brown sugar, tama ka classmate. Add water and mix it. Then you can spray po yung extract to crops. And you can also store po dito and extract the juice. So kung ito po kasing ginagamit namin yung earthen, ito po yung clay jar, ano po. Pwede rin po yung plastic container and i-cover lang natin. So, paano naman po ang application natin? So, pag may extract na tayo, anong gagawin natin doon? So, idadilute po natin yung 15 to 20 ml of extract in 1 liter of water. Or 150 to 200 ml per knapsack sprayer. Yung knapsack sprayer po na yung 16 truckload po yun, ang laman nun, 16 liters. No po. And you can spray to leaves of plants. You can also drench sa soil natin. Do the spraying early in the morning or late in the afternoon when the microorganisms are very active. Apply to crops once to twice a week from germination. Bakit po ba? Kasi di po ba, actually, ang mga ito po naman ay tinatawag nating soil enhancer, soil ameliorant. Dahil nga po sa paglagay natin ng through time, nagkaroon na po tayo ng sobrang lagay ng mga nitrogen natin, iba-ibang klase. We have so much of nitrogen source. Naging acidic na rin po. Ang soil po natin, God bless us with the soil that is really productive. Kaya nga lang po, dahil sa too much application natin ng mga synthetic fertilizers, so yung mga natural microorganism which are beneficial, supposed to be to the soil to make it productive, yun po ngayon ang ina-address din ng organic. Kaya po yung mga organic nutrient natin, organic compost natin is to enhance yung o kaya man maging soil ameliorant siya. Kaya po, wala talagang sabihin mo na overdose. You can put as many talaga po para bumalik yung natural condition that God created na sobrang productive naman po talaga. Klaro po ba yun? Yes, salamat po. Ay, sorry. So ito po kasi nagkaroon din po kami ng pina-analyze po namin para naman po malaman din natin. So ito po yung mga nutrient analysis. Siyempre, iba-iba po minsan yung ginamit natin na substrate o yung mga ating raw materials. Kailangan din po natin minsan ipa-analyze. Pero kung kayo naman po, especially po tayo pinag-a-apply ng certification, third party certification. Paano po ba natin yun maintindihan in mas madaling term? Ano po, pag first party po kasi tinatawag, ako nag-organic. Pwede ko i-declare na ako ay organic. Organically grow ng aking mga crops. Pero pag naman po, second party, kunwari dinala ko po sa kanya, siya po ay may-ari ng isang store, pwede niya sabihin nag-organic ako, that's second party. But the third party is really the one that we really need to follow the standards, yung Philippine National Standards po natin para magkaroon tayo ng certification. Kaya sabi, legit talaga na yung integrity and excellence ay nandun. So ito naman pong isa is yung the Oriental Herbal Nutrient, kung saan naman ang ginagamit po natin ay yung ginger. Ano po? Ito po.
tropical pala to, tropical. Similar din naman po doon sa oriental herbal na ang kanya pong composition ay yung ginger. Pine-prepare po yung ginger, bine-blend po natin. Nagmi-mix din po tayo ng sugar to every 5 kilograms of ginger. So baka sabi niyo, ang mahal naman ng ginger ngayon, di ba? Mahal ba ngayon ng ginger? Hindi daw nagmumura. After 7 days, add 1 gallon of lambanog every 5 kilograms of ginger. And then, ididikan po natin yung liquid. Then, add another gallon ng lambanog. Yan. So, ito po yung procedure natin na mamaya po makita natin. So, ito po yung preparation natin. Nag-chop tayo ng ginger, mag-add tayo ng brown sugar or molasses, i-ferment for 7 days. Maglagay po tayo ng lambanog. After 7 days, store natin, pwede nating spray to crops. And yung nalagay po nating lambanog, pwede ulit tayong maglagay. Same din po procedure lang natin. I-cover lang din po natin. And then extract naman natin for 10 days. Saka po natin siya, pwede natin, kung di natin naubos lahat, gamitin, pwede po natin i-cover, then seal. So ano po ba ang importance nito? Tulad ng nauna pala po ako dun sa lecture, ano po, nagpo-provide po siya sa plants ng soil microorganism with micronutrients natin. At saka ino-optimize yung resilience against environmental stresses. Yung resilience po is the ability to go back to its natural state after a certain stress, katulad po ng heat or kaya po nitong nagkaroon tayo ng, yun nga po yung drought natin. So natutulungan po when we are going into organic system farming, mas nagiging resilient po yung ating mga crops. And it is used to discourage the growth of anaerobic, yung mga pathogenic microbes. At ine-encourage, tulad ng sinabi ko po, yung mga beneficial organism na mag-work sa soil para po mas maging productive yung ating soil. Mami, ay pakita ko po sa inyo ano yung naging result nitong mga sinasabi ko pong to. So, ito po yung ating, yan, mamaya po, makita naman nyo to. Skip ko na lang po tong part na to, maganda po yung actual siya. And then, yung tulad po noon, pina-analyze po namin siya. Anong percent composition ng calcium, phosphorus, potassium, magnesium. Of course, ang pag-dilute po niya is the same din po kanina doon sa ating fermented plant juice. Ito po siya, ano po, mas pinalaki lang ata po nila para mas makita natin. Ayan, so ganun din naman po. Mapansin nyo lang po, marami po kasi kami magawa, kaya clay po yung ginagamit namin, at saka mas matagal po siya. Okay. Doon po sa mga varieties, punta na po tayo. Ano yung ngayon? Okay, naka-prepare na tayo, na-certify na tayo, nakapakita na natin yung nutrient, at saka po yung ating mga kailangan para mag-grow ng mga seedlings. Ano naman yung mga pwede ninyong gamitin na seeds? So tulad po ng sinabi ko, nag-umpisa po kami doon sa mga government varieties, yung mga National Seed Industry Council approved varieties. For cowpea, we use two varieties. Narito po may cowpea tayo. We also make use of mung bean. Actually, ang mung bean po is a good crop for drought tolerant. Ano po, yung mga medyo madalang ang pag-ulan or let's say wala po tayong magandang irrigation. And then pulsitaw. We also have breeders sa center ng pulsitaw na kung makapasyal po kayo sa amin, 1 meter na pulsitaw, meron po tayo doon. Baka sabihin nyo, naku, uric acid yan, no po. And then, tomato po natin. Meron po kaming TM9, mga ginamit. Yung iba naman po is also, we recognize also the IPB variety natin. So, ito po yung mga organic crops. Ito po yung ating cowpea, yung paayap. And then also yung mung bean natin. May mung bean po tayo. Ito pong NSIC MG14. Maganda rin po to. Kasi po ngayon hanggang, I'm so happy to announce po na we just approved 3 varieties, newly approved varieties of mung bean. We have at the center our breeder, Miss Flor Harilia. Ano po, kaka-approve lang po niyan last week. 3 pong bagong varieties ng mung bean. Okay. And then, ito pong pulsitaw, pwedeng-pwede rin po natin siyang gamitin. Ito po yung mga una naming na-try, and then the tomato natin.
So, ito po namang, syempre, hindi maiwasan. Magkakaroon din po ng peste. Although ito pong certain pest po na to, I will be discussed by the next speaker, si Dr. Pio Javier. Ano po. Pero kami po sa, so yung pong mas intensive discussion, I will leave to Dr. Javier. Ito lang po yung aming mga ginamit po naman on our part, yung sa organic pest management. We make use of the citronella extract, which is very good for leaf miners and other sucking insects. Di ba yung citronella, pag meron tayo pong salamok, maganda rin po yan, di po ba? So, ito po yung ating procedure, yung method ng preparation po natin. So, pwede po natin siyang mabasa doon sa iwan namin na material. Ito lang po, gusto ko lang pong i-emphasize na you can make use of perla soap. Yung perla po kasi, or any coconut base na, to avoid the brand, although perla po kasi is commonly used also by mga kababaihan po. So, yun po ay pwede nating dissolve in water and maybe added to the solution na inyong ginagawa. Kasi siya po ay nagsiserve din po as thicker, mas na-absorb po nung leaves kung meron po tayo noon. Dahil ito po ay coconut-based soap. And then we also make use of the chili or strawberry hot chili. Pero ang mahal ngayon po ng presyo ng chili, ano po, 1,900. So, baka ayaw nyo nang gamitin lang siya na pang pest management. Mas gusto na po nyong ibenta na lang. Yes, masyado po ngayong isa rin po to sa napakaganda nating itanim na crop. Okay, so yung po namang mga chives extract plus vinegar for aphids. Pwede po tayong kumuha ng mga stalks ng chives natin. I-mix din po natin siya sa vinegar. Spray to crops po natin para yung ating mga peste ay maitaboy natin or ma-prevent po natin. Frequency po naman application as needed. Sa office po namin, gumamit po kami si Ms. Lorna ng guyabano seed extract. Yung pong seed ng guyabano. So, para naman sa chewing insects like caterpillar. Although, syempre, sabihin nyo, dapat itanim na lang natin. Pero to be, para po sa information natin, marami po tayong mga studies ngayon na ginagamitan din po natin ng mga pagkain, katulad po ng mga malunggay, pinapakain din po natin siya ngayon sa mga livestock, may mga studies po tayo ng ganyan. So, isusok lang po natin yung 70 to 100 guyabano seeds overnight in 1 liter and then ibe-blend po natin, soak yung seeds, mix with water, and spray po natin to crops. Pwede rin po yung citronella plus kakawate at saka po yung alagaw leaves natin. Pwede po natin sila. Very good po siya for white flies, mites natin. Ito po yung iba nating mga citronella. Ito po mga botanical plants natin. Kung inyo pong medyo hindi po natin kilala, magpakilala po tayo. Yung pong spearmint natin, herbs po siya. Pwede rin po natin siyang itanim in between po ng mga plants natin sa organic. So, meron din po tayo noon po namang, ito po yung kanina, yung chives, citronella. Mag-iingat lang po kayo kasi nangyari po to sa amin sa office. Yun pong, kasi po ang lemongrass, ito po siya, diba? Maganda po to sa, may UTI, sabi nila, or sa kidney. So, meron po akong office mate, nagpakuha siya, sabi niya, kuha mo ako na, kasi marami po kami tanim. Pakikuha mo nga ako at maglalaga po siya. At sumakit talaga po ang tiyan niya kasi nga po ang nakuha po ay itong citronella. Kaya mag-iingat po tayo. Although, madali naman po siya kasi may amoy po yung citronella. Pag ginanon po natin, amoy citronella siya. Ayan. So of course, Ito po yung ating marigold. Yes, so pwede rin po siya kasi po yung mga yellow, meron po tayong mga yellow plants, mga yellow sticky traps. So minsan dito na po yung mga insekto natin pupunta instead po na sa plants. Of course, yung oregano, which is also good for yung mga pag may ubo po tayo, pwede rin po natin gamitin sa organic. And then ito po, herbs din po natin ito, yung peppermint po. And then yung celosia, yung pag po All Saints Day, ano bang Tagalog dito sa palong manok? Ayan, yun po yung celosia natin.
So ito po yung kami po sa office, naglalagay po kami niyan, mapapansin niyo po. Ginagawa po natin siyang buffer around the area po ng ating organic. So ayan po, tinanim po natin siya. I hope alam po natin yung pag sinabi nating buffer, parang fence siya. Kailangan po merong 5 to 10 meters away. Doon po sa Bicol, medyo may pinuntahan po kami doon, nag-training kami. May isa po doon na lumapit sa amin. Pwede ba kayo maisama sa field? Kasi sobrang laki na po ng investment niya. Gusto niya ma-check yung kanyang farm. Eh, nagulat po kami kasi very near to the farm, yun pong mga BT niyan, hindi po, itong corn, BT corn. Ayan, so medyo kinailangan po niya talaga na hindi po niya masyadong alam na ganun pala. So nagput po, naglagay po siya ng medyo marami po siya dapat ilagay na buffer plants. Ang malunggay po kasi madali po siyang mag-absorb din ng ating mga pollutants. Kaya nga po dapat careful po tayo, PS lang po, commercial din ay careful po tayo sa pagbili natin kung saan ang source. So ngayon po, so alam na po natin, nakapili na tayo ng area, seedlings, alam natin kung ano yung mga crops, and then meron na rin po tayo paano siya alagaan yung nutrients niya, and then yung ating pest management. Now I'm presenting po to you our harvest para po makita natin. Ayan po, ito po yung ating tomato, planted po ito sa 2,100 square meter area lang po. And yung first harvesting, nag-yield na po siya ng 123 kilograms na fruit sa area po na yon. Mamaya makita niyo po sa table, ilan yung mga naging seed production din po natin. Meaning, talaga, yung isa po kasi takot sila mag-organic. Kasi po sabi nila, bababa ang kanilang income. To be honest, pag po ang inyong area ay conventional, meaning, galing po talaga kayo sa heavy pesticide and fertilizer application, dadaan po kayo sa conversion period ng 3 years. So doon po talaga medyo ang ani po natin ay hindi pa ganun kaganda. Pero magtiyaga lang po tayo kasi po talaga pong sa experience po namin, nakita po namin na comparable and actually mas tumaas po doon sa iba naming mga crops. Okay? And plus the benefit, kung tayo naman, iba po kasi agad sasabihin nila, kasi totoo naman po yun na ang farmer po will be after, ano yung aking kita. Yes. Pero para po sa akin, as kahit nga po tayo, I hope meron po tayong konting area dito sa Manila, sa area nyo, where you just plant anything like sweet potato for the leaves or may upland kangkong tayo. Para naman po may assurance tayo na yung kinakain natin ay safe vegetables, ano po. So with that po kasi, hindi po siya mavavaluehan agad ng pera, pero yung health benefit, yun po yung may value. Okay, so ito po yung kasunod, ano po. Ito po yung ating harvest, yes. So ito pong aming engineer po to. Kami po kasi holistic sa office, lahat po hanggat maaari. So, pero she's now in Korea to taking up her master's. Ito na lang po, pasensya na po dyan, magugulo po ang aking hair. Okay, so ito po yung ating mga harvest. Ang isa po kasi sa problem, one of the problems that we have po sa vegetables is yung ating post-harvest handling. So mag-ingat lang po tayo. Dalawa lang naman po yung major problems natin. I mean, we are growing vegetables, is talagang yung una po is the pest. And then yung the post-harvest, kasi we have a lot of losses. So, ito po, yung pong, amazing po naman, nasabi nung iba, baka ang organic ay maliit. Pero ito po naman, we are happy to inform you that 13 to 17 pieces per kilo. So, imagine din po natin na hindi naman po maliliit ang harvest na organic. At masiguro mapapatunayan ng mga nandito po na nag-organic. So, ito po yun. So, ang actual fresh yield po natin is 1.2 tons. And yung sa seed yield po dun sa area natin na 970 square meters ay 80 kilograms yung seed yield po. Ito po naman tayo dun sa ating polsitaw.
ginamit po namin ay BPI PS4. Nag-harvest po tayo ng 1.9 tons per hectare. And ang actual seed yield niya is 180 kilos at 3,500 square meters. And take note po yung 18 times harvesting kasi normally po sa Polsitaw, maximum po yung 12. Na-count po ito ng mga tao namin kasi we are growing conventionally grown and then sa taas po kasi yung aming organic. Nag-harvest pa po sila sa organic ay sa conventional, tapos na. So mas marami po, mas mahaba po at mas marami silang na-harvest. Yeah, 2 days, 2 to 3 days. And then ito po yung ating cowpea variety. Although dito po sa atin sa parte rito sa Manila, Laguna, Cavite, medyo hindi tayo fan. Pero sa Ilocos po, yung cowpea, ito po yung paayap. And then we have din po, after po ng ibang mga crops, yung mga sumunod po na years natin, nagkaroon na rin po kami ng ibang papop na tag-add pa po tayo ng ibang mga vegetables like okra. And then ito po, meron din po tayo sa battle gourd. And then meron po tayo mga squash na nag-grow po tayo sa mga greenhouses din sa open field. Then yung sponge gourd po natin. Yung pong ampalaya natin, ang ginamit po natin ay variety Santa Rita. Ano po? Continuous po yung ating production. Most po ng mga pinakita ko is for the period covered by the DABAR project po natin. And of course, we have the ampalaya. Ano po? Grown also inside and in the open field po natin. And then, pwede rin po siya sa cucumber. Organic din po ang ginamit natin dito. Cucumber po natin. And then, yan po yung cucumber. Nag-alis lang po kami ng ilang mga dahon sa baba. So ito po yung ating seed na based sa data po namin na nakuha. Yun pong tomato natin, yung insect at TM9 po natin. If you want na to go into fresh vegetables and if you want to go on organic seed production, which I also would like to encourage you po kasi po sobrang taas ng demand natin for organic seeds, certified organic seeds or organic seeds, hindi na po namin kayang i-supply po yon. So, doon naman po sa cowpea, mapansin natin na 1.05, which is comparable kasi po sa conventional, 1 ton din po yan. For mung bean, for our study, medyo hindi, kinulang po siya kasi dapat, supposed to be for the conventional is 1 ton, so 0.88. Pero meron po mga naging concern dito, nagkaroon po tayo ng mga typhoon, everything like that. So yung Polsitaw po natin, makita natin na yung 2 varieties na ginamit natin ay sobra pong comparable using the conventional. So ito po yung ating mga naging result ng mga evaluation kasi po ito ay in-evaluate po natin. Tulad ng pinakita ko kanina, iba-ibang varieties po yon. So ito po yon, meron po tayong nilagay na medyo statistical analysis ng mga yield ng mga NSIC varieties natin for cowpea. So makita po natin na may differences din po yung mga varieties. So we selected din po yung mga variety na pwede natin gamitin. Pero makita nyo po, most of them are not significant with each other. Okay, so dito na po tayo sa tomato seed processing. So naglagay lang po ako ng ilang slides para makita po natin yung pag-process naman ng seeds. So kung sa tomato po, ito po siya. So nilalagay din po natin siya, pineferment po natin for 2 days. And then ito po yung magagamit naman po natin, din yung fresh. Although di syempre di natin mabebenta kasi hindi na siya round. Pero pwede po natin gamitin if you want to go on seed production. And then naman ito rin po sa ating mga cowpea, ano po yung mga harvestable, mung bean harvestable pods po natin. For the Polsitaw also, ang Polsitaw lang naman po kung baga kung ang kanya pong maturity is 45 to 50, extend lang po natin. Kasi po itong mga seeds na to, hindi na po ninyo kailangan bumili pa. Kung baga meron kayong certain, let's say 20 plots o 20 pots na lang, magtira lang po kayo para itong pang seeds naman na nawala na po yung mga seeds. Sige. Nandun pala. Ay, pwede po kayong kumuha, magtira,
para mag-process ng inyong seeds, hindi na po kayo bibili. Inyo na po yun. Yun naman po ay ilagay nyo lang sa ref kung di pa kayo magtatanim agad. Pero inuulit ko po yung kukuha po ng seeds. Kailangan lang po namin yung ODCS form. Ano po, paki-fill upan po natin. Kaya pag nakapag-fill up po kasi kayo, palitan po tayo ng mga seeds later. And then yun pong squash, pwede rin po natin siyang magamit. Ito nga po yung cowpea natin. Okay? So, yung pong iba nating partners, yung iba po rito pinakita ko rin ay ito at sa partner po namin for the Polsitaw. So, tuwan-tuwa po sila na hindi na po sila kailangang bumili ng mga seeds. Smooth green natin. Okra natin. Then, ating... ito naman po, kailangan din po natin syempre ng, kung meron po kayong pwedeng paglagyan ng mga shelves dun sa mga harvest po natin. Pero hindi naman na po nyo kailangan magpagawa. You look around your place kung meron po kayong makita. And then, ini-air dry din po siya. Sinasun dry din po natin. So, ito po yung ating mga organic seeds. Nandito po yung ating mga, tulad po nito, mga mung bean natin. And then, may mga soybean din po kami dito. Kung iba po sa atin na gustong mag-plant ng soybean. Okay. So, ito po yung mga seeds natin. And then, bukod po doon, we got partners. So, after we got certified, we produced, and then we got partners po. So, nagkaroon po kami ng mga partners. Ayaw na. Paano na lang? Napago na po. Paano na lang? Pa-slide na lang. Ayaw. Nag-hang. Okay, so, hindi po natin. Siguro, basta after po noon, hindi lang po namin kinontain sa office. Nagkaroon po kami ng partners sa Calabar Zone at saka po sa Mimaropa. So, ang isang gusto ko lang po ma-share is about yung aming experience po with Lukban. And very supportive naman po ang local government unit nila. Noong una, nag-start lang po kami ng mga evaluation and then later on, konti lang sila nag-organic. And then because of their proximity to a very large organic farm. So, dati ang benta lang nila ng squash, medyo mababa. And then, nung nalaman po na they are being guided by the Bureau of Plant Industry sa pag-grow nila ng kanilang crops, tumaas po yung kanilang price. So, marami po doon ang na-encourage po na mag-grow ng organic. And we are as far po as the whole provinces of the Bicol region. So, 10 minutes na lang. Ito po pala yung, pakibaba na lang yun. We got partners po sa, yan, sa Lukban, sa Calapan, Oriental Mindoro. Marami po tayong tinuruan, tinrain na tulad niyo po. Pero hindi lang po one-day training. We immerse into the area, we immerse to the field. We train them how to produce the seeds. So now, they are, most of them po are members of the Small Farmers Association. They are now growing the seeds. And we also distribute the seeds. Para po mas ma-address natin yung pinakita ko kanina na one of the major problems in the organic agriculture is yung availability ng ating mga certified organic seeds. Pero gusto ko lang din pong iklaro na we can make use of seeds basta hindi lang po siya treated. Ano po? Pero in the event, wag naman sana nagkaroon ng calamity na wala lahat ang mga seeds, pwede na rin po yun. Wag lang po talaga yung mga... GM crops po natin. No po. So, ito po yung ilan. And then, yun po, may mga guidelines po na napasama, na na-establish, na nailagay po natin doon sa standards. And then, So, we trained our farmers, tulad ng sinabi ko po kanina, tinrain po natin sila so that they can really produce their own seeds. So, ang the project's major contribution is that it answers the need for organic planting materials. So now po, these certified organic seeds are being made available. So mamaya po pag tayo, nakapag-train din po kami ng total of 2,025 farmers, technicians, and partners since 2013. So ito po yung mga training ng farmers na ginanap po natin in different places in the area, even in Sorsogon. Yung municipal ordinance po nila for the organic ay nagkaroon din po ng intervention po doon ang project natin. And then, of course, po sa Albay, yan, lahat po naman sila, Mindoro. Kadalasan po sa kanila, we top yung mga organic
mga Farmers Association kasi meron silang pinipiling area, doon sila nagpo-produce ng seeds, doon kumukuha yung ibang mga farmers para po hindi na po sila masyadong lumalayo. Even in El Nido, Palawan, napuntahan din po namin siya. Daet, Camarines, Sorsogon, ito na nga po siya. So marami po tayong mga napuntahan, even in Romblon, Camarines Sur, tinuruan po natin sila mag-produce ng mga seeds, nakaproduce po naman sila ng sarili nila pong mga seeds. Ano po? So, sa ngayon po, nakapag-distribute tayo ng a total of 1,112 kilograms of organic seeds of assorted crops produced through this project, and it reaches the different parts of the country. These organic, certified organic seeds are now available at our center at the Bureau of Plant Industry, Los Baños National Crop Research Production and Support Center po natin. And ito na po yung mga distribution ng seeds natin. They reach different parts of the country. So ito po ayon yung mayor ng Lucban. She's very cooperative naman po. Ayan. So ano ko na lang po para magkaroon po tayo kahit 5 minutes lang po na si Ben, para makapag ano po siya ng short demo po. So ito po yung sinabi ko kanina, ano po, nakapag-tie up po sila sa isa sa malaking farm at nag-way din. At what is now our way forward after this, after the project po natin? Actually kami po ay we aim on to keep on producing the certified organic seeds, and actually tumataas pa po yung target natin to reach to address po the needs for the certified organic seeds. And of course would like to thank our God po kasi talaga sobrang lalayo po yung pinupuntahan namin. Doon na rin nga po itong tuhod ko sumakit-sakit sa mga bundok. Kasi pag sinabing doon lang, parang saan ba yung doon? Parang malayo pa yata. So talagang malalayo. Ano po, hindi po biro bago po natapos din yung project po natin. Of course, we would like also to thank BPI Management and of course the DA Bar for the funding support, the LGU po of Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, to the projects, partner groups, sa mga labor po namin who work patiently in the field, because agriculture and farming is really totally dependent upon the goodness of the Lord. Kasi po, pag kailangan namin ng ulan, we pray talaga, Lord, give us rain. When we need sunlight, Lord, please let the sun come out. Okay, and to all the other center staff who offered help and support for the attainment of the project's objective, we thank everybody. So, thank you very much. Pero bago po ako mag-end, okay lang po ba?